ngayon guys, aking i-share sa inyo kung paano gumamit ng multimeter tester. Itong aking gagamitin, digital multimeter tester. Una, yung blank ilagay natin dito sa COM. Tapos yung red, ilagay natin sa V ampers, yun, dito po sa pangalawa. Tapos para malaman natin na may continuity ito, kailangan natin i-test to. So ito, since naka-off set natin dito, mayroong nakalagay na 1. So para malaman natin yung negative at positive na wire, pagdikitin natin, kailangan may reading yan. Kapag walang reading yan, ibig sabihin sira itong tester na ito. Tapos ngayon, test natin yung continuity. Kailangan may tutunog dyan. Then nakalagay 1. Gagawin nyo lang pagdikitin nyo ang red at saka black. So test natin. Ayan, may rating siya. So ibig sabihin na hindi sira itong tester. Ngayon na try natin dito sa outlet. Ayan. So set natin sa 750. Ayan, nakaset na sa 750. So gagawin nyo lang yung red, lagyan natin dito. Tapos may kuryente, kaya ingat kayo sa pag-test. So yung black, ilagay natin dito. Meron siyang reading na 239. Try natin sa ibang outlet. Make sure nyo guys, huwag nyong hawakan yung dulo. Try natin dito. Ayan, meron siyang reading na 238. Malabo. Ayan. So ngayon guys, ating itetest itong battery ng cellphone. Tapos negative, positive. Negative, lagay natin dito. Tapos yung positive na wire dito sa positive na ng battery. Eh, meron siyang reading. Saglit lang ito. Kita ko lang sa inyo. Yan, meron siyang reading na 4.18 volts. Sineset ko siya sa 20 volts. Ayan. Ngayon na try naman natin dito sa battery ng truck. Set lang natin siya sa 20 volts. Ayan. Positive din sa dulo. Tapos yung negative.
Ayun, may reading siya. Yung reading niya is 12.54. Ayun. Sa atin dito. Negative. Positive. Ayun, gumagana rin siya. Ay, meron po siyang reading. Okay, so kapag nag-test po kayo ng battery ng sasakyan, gamitin niyo po ang volts. Dito niyo po i-point yung arrow sa dito sa part na to. May 1,000, may 200, may 20, may 2,000. Sa kuryente naman dito, set niyo lang siya dito. Sa kuryente naman, set niyo siya sa 750. Ayan, tapos 200. Sa mga outlet yan. Ah. Sa mga amperes naman dito. 2,000 amperes. Ayan. Dito naman, para to sa continuity. Halimbawa, kapag nag-test kayo ng ganitong multimeter, kailangan set niyo itong arrow na ito dito. Ayan. Kapag nasit nyo yun dito at yung dalawang ito ipagdikit nyo yan, dapat merong lumalabas na reading, dahil kung wala, ibig sabihin na sira na ito. Ayan. Ito hindi ko pa na-test it, kasi ang purpose ko sa pagbili nito ay para po magamit sa pag-test ng battery ng aking motor, at kung meron bang kung ilang voltahe ba. Ayan. So ito, na-test ko na rin ito. Tatlong butas sa taas, hindi na kailangan na lagyan yun. Ito, dito lang sa baba. Ang brand na ito ay Best Guard. Sana itong video na ito ay nakakatulong sa inyo kung paano gumamit ng digital multimeter tester. Napakahalaga nito, guys. Lalong-lalo na kapag may motor kayo. Bago nyo po bilhin, halimbawa, segunda mano motor, kailangan nyo pong i-check yung charging system niya. Titignan nyo po kung nag-charge ba or hindi. Dahil kapag hindi, sigurado ako na may sira po yung battery, hindi kayo yung stator. Pag ganun, mapapagastos po kayo ng malaki.